Muling bumisita sa probinsya ng Bohol si Pangulong Noynoy Aquino at ilang miyembro ng kanyang gabinete para personal na inspeksyonin ang pagsasaayos sa mga imprastruktura na pinsala, mahigit isang buwan matapos naman ang lindol at lalawigan. Turismo ang isa sa pinaka-naapekto ang sektor sa probinsya, kaya ito ang isa sa mga pinamamadaling ibangon ng gobyerno. Mula sa Tagbilaran, Bohol, may ulat on the spot si Teresa Andrada. Tere? Rafi, Pia, rehabilitasyon sa probinsya ng Bohol ang bakay na pagbisita ngayong araw ni Pangulong Noynoy Aquino. Pasado alos 11 ng umaga nang tumating ang Pangulo dito sa probinsya. Ito na ang ikalawang beses na bumisita ang Pangulo matapos yanikin ang magnitude 7.2 na lindol ang Bohol noong October 15. Nakatakdang inspeksyonin ng Pangulo ang Pagbanwe Bridge sa bayan ng Alpurpurque at Abatan Bridge sa bayan ng Maribohok. Sa ngayon, ongoing na rasya ang briefing ng Pangulo kasama ng ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bohol tungkol sa rehabilitasyon ng probinsya. Kasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita ngayong araw, ang mga kalihim ng DND, DILG, DSWD, DPWH, DOH, DepEd, DOE, DOTC at National Housing Authority o NHA. Ang Department of Tourism Region 7 umaasang sa lalong madaling panahon ay maisasaayos na ang mga tourist sites na apektuhan ng lindol. Oktubre hanggang April kasi ang peak season o yung pagbisita ng mga dayuhang turista sa Bohol. Sa kabuuan, nasa 7 billion pesos ang halaga ng infrastruktura na nasira dahil sa lindol. Aminado ang DOT Region 7 na lubhang na apektuhan talaga ng lindol na sinundan pa ng kagupit ng Super Typhoon Yolanda ang turismo sa probinsya. Sa ngayon ay bukas na raw ulit ang mga sikat na tourist attractions gaya ng Lobok River Cruise at Philippine Tarsier Sanctuary. Ongoing naman ang reconstruction ng mga nasirang bahagi ng Chocolate Hills Complex viewing deck dahil sa landslide. Ang mga nasira namang mga simbahan kasama na sa plano ng DOT na isama sa mga tour packages habang unti-unting isasagawa ang reconstruction ng mga ito. Inumpisahan na nga raw ng mga tour operators sa Bohol ngayon. Rafi? Tere, meron ba tayong detalye pa doon sa tour package para naman sa mga nasirang simbahan? Dahil alam naman natin, construction area yung iba dyan, tapos medyo delikado pa yung lagay ng mga simbahan. Paano makakapag-tour doon yung mga turista? Oo, Rafi, yun yung kinoconfirm natin sa DOT. No? At yung safety nga, isa sa numero unong konsiderasyon na iniisip ng DOT. Pinaplan sa pa siguro yung mga iba pang detalye ayon sa ating regional director na nakausap. Pero dahil hindi naman pwedeng hindi siyempre bisitahin ng mga turista yung mga simbahan dahil doon nga tayo sikat, no? Itong probinsya ng Bohol. So naisip na na habang ongoing pa yung isa sa gawayo reconstruction ay pwede sigurong puntahan. Pero siyempre hindi pa pwedeng doon sa malapitan dahil delikado pa rin dahil alam na nga natin na gumuho nga yung maraming bahagang ito dahil nga nung lindol, Rafi. At Tere, isa sa mga attraction dyan sa Bohol, yung diving. Pero alam naman natin na yung lindol ay natural na nagda-drive out dito sa mga animals. Umaalis sila sa lugar kung saan nangyayari yung lindol. Meron ba tayong impormasyon kung nagbalik na yung fauna doon sa mga dive sites dyan sa Bohol? Tere, meron bang nababanggit na ganyan yung mga tour operators dyan? Sa ngayon, Rafi, wala pang nababanggit yung nakausap natin from the DOT si Region 7 tungkol sa diving. Ang kanilang natukoy lang kanina, particular yung sa sanctuary ng mga tarsiers, pati na rin yung Lobok River Cruise, Rafi. Okay, maraming salamat. Teresa Andrada.